ang pipino po ay isa sa year-round ko na halaman pinapatubo dito sa aking garden. Masarap sa salad at refreshing na smoothie. Kung nasubukan nyo nang magpatubo ng pipino, siguro po ay nakaranas na kayo ng instances where hindi po lumalaki ang bunga. Natutuyo at nahuhulog na lang po sa kanyang puno. At yan po ang ating pag-usapan ngayon. Paano siguraduhin na malaki ang ating bunga ng pipino? Di ba po? Sino ba naman ang ayaw sa malaki? Pipino po. Malaking pipino po. Ang pipino po ay may dalawang klaseng bulaklak. Babaeng bulaklak at lalaking bulaklak. You heard it right. Lalaking bulaklak. Titingnan po natin ang kaibahan ng mga bulaklak na ito. Ang babaeng bulaklak po, or female cucumber flower, ay meron na po siyang maliit na pipino. Ganito po. Ito po ang babaeng bulaklak ng pipino. So ito po yung pagiging full-grown pipino later on. Tapos, ito po yung kanyang bulaklak. Ngayon, ang lalaki naman po ay ganito po ang itsura. Ito po. Ang malaking kaibahan niya po sa babaeng bulaklak ay yan. See this clearly. Hanap tayo ng iba. Ito po. Yan. Ito po ang lalaking bulaklak ng pipino. Ito yung kanyang petals. Pero wala po siyang yung parang maliit na pipino. Base lang po kagad, no? Yung parang tangkay na naka-attach sa stem ng pipino. Yan. So, yan po. At saka, kung titingnan nyo sa loob, dito, wala po siyang parang opening sa gitna. Obviously, lalaki po siya. Nahihirapan po akong sabihin ko. Ano po siya kaya? Basta yan po yung appearance niya ng lalaking or male flower ng pipino. Kukumpara nyo po sa female flower po, yan. Iba po yung itsura, yan o. Parang may boot. Nako po, parang may... There's an opening in the middle. There's no other way na tama kung sasabihin. Basta ganyan po. Papunta na po tayo ng rated PG nito. Anyway, kung may mga bubuyog po kayo or bees sa inyong garden, tulad yan, marami po akong stingless bees dito sa aking garden. Yan po sila. Ngayon, sila po ang tumutulong sa pag-pollinate ng mga bulaklak ng pipino. So, what these bees do is that from there, kukuha sila ng nectar tapos dilipat sila sa ibang bulaklak. So, from a male flower dito, minsan po napupunta sila sa female flower and that's when pollination starts kasi yung mga pollens po ng male flower dumidikit sa kanilang mga pakpak, sa kanilang katawan and once lumipat sila sa female flower, doon na nagkaka-pollination process. Paano naman po kung wala masyadong bee sa inyong garden? How do we make sure na magkakaroon tayo ng harvest ng pipino? We can actually do the pollination ourselves. Yan po ang tinatawag na hand pollination. So, paano po yan ginagawa? Ganito po. Ang gagawin lang po natin, kukuha tayo ng male flower. So, ang pagkuha po, wag po dito. Kailangan nyo pong kunin hanggang sa base po. Ganyan po para meron kayong hawakan. And then, tatanggalin po natin itong mga petals.
Once natanggal na po yung mga petals, atin pong ibabrush yung dulo ng male flower dito sa gitna ng female flower. And that's how we hand pollinate po. Yan na po. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to para po makasigurado kayo na meron kayong harvest na pipino. Until next time po, happy gardening, everyone!